Hello guys, good morning. So wait, listen to me. So today is, what day is it? It's already December 23, 2020, 2 days before Christmas, and it's already 10:41 in the morning. 1, 2, 3, fuck it. And nag-breakfast na ako, pero kaka-start ko lang mag-vlog kasi gusto ko mag-vlog ngayon. So, mag-aayos muna ako because I'm planning to post sa Shopee account namin yung mga sinasal namin, mga thrift clothes. So, if you want to check that out, I'll put the link in the description box. So, mga high quality yung mga binabenta namin doon. So, check nyo na lang. And also, ipapakita ko din sa inyo kung paano namin paano ko i-handle yung Shopee kasi I'm the one assigned to that particular platform. So, ayun. Before that, ayos muna ko ng sarili ko because, you know, we wanted to start the day with a fresh look and para din masipagan tayong gawin yung mga dapat natin gawin. So, magkikilay lang ako and that's it. Sobrang init ng weather ngayon. Pero kaninang umaga malamig. So, magkikilay lang ako ng very, very quick. I'm still using the Face Shop na eyebrow pencil. Super love ko to. Super bilis niyang i-glide sa eyebrows. And sinusunod ko lang yung eyebrows ko. Ayan. And fill in lang ako. So, ayan guys. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. I think since the lockdown or months after the lockdown, hindi na ako nakapag-upload. Ay, wait. Nag-upload pala ako nung first day ng online class namin. Tapos, yun na. Wala na akong sunod na vlog. Medyo hindi din ako parang nawalan din ako ng ganang mag-vlog because of the online class and yung mga nangyayari sa paligid natin, you know, it's stressing me out. So, hindi ako nakapag-vlog. So, ayun yan, sinasabi ko, I want to start 2021 with vlogging again. So, I'm starting it today, summer 23, 2 days before Christmas. So, yun. Ganyan na yung gagawin ko kasi nasa baba yung lip tint ko. I don't have anything here. Alam niyo ba, wala na akong cosmetics na binili. Puro skincare na lang. So, I'm gonna use this rose stick from, tawag dito? From the Care line. I'm gonna put it in my lips para magpula-pula. Magpula-pula? Bicol yun. Ang tono ko, Bicol na sis. So, that's it. Let's go to the other room. So, ayun guys. Andito, itong isang room na to. Yung ina-occupy namin for this thrift shop. So, andyan sa taas yung mga binabenta namin. Kasi wala pa kami yung mga hanging rack. So, dyan muna sila. Kasi wala pa naman tong kisam eh. So, dyan namin siya nilalagay. Para mataas, para malinis din tingnan. Kasi hindi pa masyadong maayos yung room na to. So, ayan. We still have here packages. Wait, papakita ko. Ayan, meron pa kami mga orders na hindi nakukuha sa amin. So, what I'm gonna do today is to wait those dresses for our Shopee para exacto lang, exact amount lang yung babayaran ng mga customers namin sa shipping fee, diba? So, para exacto yung babayaran nila and very accurate. What I'm using as my weighing scale is ito yung kitchen scale. So, ewan ko, dapat siguro yung pang against light. So, ayan, hindi na against light. So, what I'm using right now is itong kitchen scale. So, ito yung weighing scale na ginagamit ko. Pwede naman siya for clothes kasi hindi naman umaabot ng 1 kilo yung mga clothes namin. Like, ranging from
0.1 kilogram or 100 grams up to 500 grams. Ganun lang naman siya. Kasi may mga thick material dito. Because this is from Korea, yung mga outfit. Kaya mga Korean inspired siya. So, what I'm gonna do is weigh the clothes. And then I put here yung, sorry for my handwriting. I put here the code, yung price niya, yung size ng clothes, tapos yung weight, tapos yung material, if there's a flaw, and other description of that product. Kasi sa Shopee nilalagay ko pa din yung material, of course, tapos yung mga product description, of course, para alam agad ng buyer. And also, I'm planning to do a online, I live selling on Shopee, maybe January na, kasi baka mahirapan ako sa first order namin ngayong Christmas season sa courier. Yun yung pinoproblema ko. Kasi baka hindi mag-accept ng mga delivery yung courier namin, which is JNT lang. So, we already asked for packages. Pouches. Yan, we already have pouches here for JNT. Hi, chef. So, yeah, let's start. So, wait lang guys. So, magsa-start muna tayo sa pag-weigh ng mga clothes. Kasi I can't upload because I'm just using my phone to vlog and I'm using it to manage our Shopee shop. So, I'm just gonna use that. So, we're gonna finish weighing everything para wala na tayo makaligtaan. So, ayan, bumaba lang ako, guys. Kasi, dumating yung order ng kapatid ko na parang controller siya for gaming. So, pinakita sa akin. So, ayan guys, tatapusin ko muna lahat kasi ayan pa sila. Nakikita nyo ba? Sorry, maingay, pero ayan pa sila. Ito, tapos na. Yung part na nandun, tapos na. Ito na lang ang hindi pa. So, ayan, I'm gonna finish it first. Tapos mag-upload na ako sa aking, sa aming Shopee account. So, if you wanna check that out, you can click the link below. Ayun, andon yung Shopee link namin. And, yon. Pag mag-live selling ako, lalagyan ko na lang siya ng caption for checkout lang siya. Pero right now, na since wala pa naman kaming checkout, ay online selling na mangyayari. So, pwede kayo mag-checkout through that shop. Pero once nag-online selling na kami, for live selling na lang siya. So, ayun, I'm gonna finish everything kasi madami-dami pa at madami pa kaming kailangan picture na nasa labas kasi hindi na namin siya pinasok dito lahat. So, ayun, I'm gonna finish everything hopefully before lunch break. So, 1 hour na lang siya. So, I'm gonna get back to you guys later kapag siguro mag-aahads na muna ako since kahit Christmas break, online this ngayon and I still have a lot of pending activities because I got myself into this kind of business and sobrang natutuwa ako dito kaya ito muna yung inasikaso ko. Well, hindi man naman napapabayaan yung studies ko kasi I always pass naman yung mga activities on time and yun nga, I need to advance reading like what I usually do in a normal basis. So, ayun. Tapusin ko lang siya kahit mahaba-haba pa to. Pero, yun.
kahit mga lahat lang naman ako. Ayan, dami kong daldal, guys. I'll get back to you later. Hindi ko kasi kayo ma-timelapse kasi walang timelapse yung Samsung. So, medyo nakakain siya ng, tawag dito, ng storage, yeah. So, let's talk more about Shopee in our next vlog na lang siguro. Kapag medyo nakakapa ko na yung Shopee kasi medyo nagagahol ba ako ngayon. So, yeah. So, and guys, medyo maingay lang yung electric fan pero, ayun. Right now, ayun yung ginagawa ko ngayon. Pagkatapos ko mag-picture, wait lang. After ko kasi mag-picture, nilalagay ko dito sa paper yung mga code, yung price, yung size, if there's a flaw, para pag nag-post kami sa Facebook, sa Instagram, and sa Shopee, medyo mas mabilis siya kasi andito na, hindi naman kailangan tingnan isa-isa pa ulit. Ayun, medyo against the light tayo kasi dito ako nakaharap. So, ayun, ginilagay ko lang siya dito. Medyo pangit yung sulat ko ah. And then, naglalagay kami dito. Mamaya, papakita ko sa inyo on how I do it. Pero, isa-isa lang kasi yung phone na gamit ko. So, ito guys. Finold namin siya para wakasakin lang yung hangers namin and wala kaming clothing rack. Kaya, finold namin siya after namin siya i-iron. Ayan. I-picturean ko siya dito sa mannequin. So, and guys, ganyan na siya. And then, nilagyan ko lang siya ng ipit sa likod. Nilagyan ko lang siya dito ng ipit para magka-form siya. Para maganda sa picture. So, I'm gonna use this phone of mine to take picture of this one. Kaya hindi ako makakapag-vlog while taking pictures. Usually, yung kapatid ko, yung phone niya yung ginagamit ko. Kaso, yun nga. Nasa baba siya and nagpo-posting siya ngayon. So, ako yung mag-take ng pictures right now. So, yeah. I'll see you guys later. Hi guys. So, kakatapos ko lang mag-picture. Yan. Ito pa lang yung happy picture ko. And then, ipo-fold ko muna siya para mag-pack up na siya dun sa lagyanan namin. Kasi walang hanger. So, need talaga siyang ifold. So, hi guys, I'm done. Natapos ko nang ayusin yung mga kailangan i-post sa Shopee. Naka-try na din akong i-check yung sa Shopee kung paano dapat yung dapat kong gawin. So, ayun, I'm gonna upload it sa Shopee today, within this day. Sana matapos ko siya kasi ang dami nito. Medyo mahirap mag-online selling compared if you have a physical store. Kasi sa mga ukay-ukay, if you have a physical store, open mo yung bale, i-sort out mo, and then after that, i-hanger mo na siya, ilagay mo na sa mga clothing rack mo, and that's it. While if you have an online store for a thrift clothing, kailangan mo siyang i-open yung bale, i-segregate mo siya, and then after that, i-iron mo siya kasi yung iba, as in super lukot siya, so you need to iron it, and then after that, i-hang mo siya, and then magte-take ka ng picture with the mannequin, and after that, i-edit mo siya, lagay ka ng mga product descriptions and all, para malaman ng
buyer mo, kung ano ba talaga yung binibenta mo, kung ano tungkol dun sa product. And then after that, we're gonna share it to different groups para magkaroon ka ng sales, since we are just starting. So wala pa kami masyadong market. So we are diving into different Facebook groups para ma-promote yung page namin, yung product namin, yung Shopee account namin. And so far, maayos naman yung start ng week namin. Nagkakaroon naman kami ng sales. Hindi pa ganun karami, pero alam niyo, nakakabenta kami. So our target ngayon, our target is to have a quota sale every week, like 1k, 2k ganyan, para alam niyo, hindi tenga yung week namin. So yun, meron pa kami mga kailangang pictured sa labas. Ayun, tinupi namin siya kasi kulang kami sa hanger. Yan pa yung isa, if you're starting an ukay-ukay business, magastos siya sa start kasi you are buying a lot of supplies, a lot of materials that you need, like hangers. Wala pa kaming clothing rack, so buti na lang wala pang kisame yung room na to. So, nakakasabit pa kami dun sa bakal. And then, ayun, kailangan mannequin, ring light. Buti na lang I have ring light kasi I bought that kasi for vlogging sana. Kasi hindi nga ako natuloy sa vlogging. So, may purpose na siya. So, for ano, mahal pala yung mannequin, guys. Tapos yung mga hangers pa, labor, syempre. So, if you're starting, dapat kayo lang talaga. Although, nakakapagod siya. But, you know, kapag may sale, sobrang worth it. Plus, packaging, ano pa ba? Oh, pag mag-meet up pa kayo, medyo nakakahiya, lalo na sa akin. Nag-vlog ako, pero mahihiyain din ako at some point. So, medyo nahihiya ako kapag may meet up kami. But, okay naman, kasi ibibigay mo lang naman yung product. Parang hindi ka naman obligated na kipag-chikahan sa kanila. And, yan. So far, maayos naman yung first meet-up ko. Isa lang yung order namin. Kasi wala pa talaga kaming scheduled meet-up. Second meet-up namin, every Saturday na yung meet-up namin, 2 p.m. So, around Naga City lang, Kamsur. So, ayun. Nag-meet-up kami 4 orders noon. And, mabilis naman yung transaction kasi dumating naman on time yung mga buyers namin. Well, may hindi nakuha ang isang product kasi maulan noon, tapos malayo siya. So, hindi niya nakuha. That's okay. Hindi naman, medyo nakaka-disappoint, pero okay lang naman. We're starting. So, we need to be considerate enough to those buyers. And yung situation naman talaga is maulan talaga. Sobra, kahit nga sa part namin, pwede namin i-cancel yung meet-up kasi nakakatamad umalis. Pero, pinush na namin kasi, diba, we're starting and we need to put up a good impression to our clients. So, ayan. Second meet-up namin this Saturday, and I hope magkaroon kami ng madaming sales kasi Christmas season. So, I hope na dumami pa yung orders namin. So, I'm preparing yung Shopee account para paantag dito, para if ever na may naghanap ng COD na malayo siya, ayaw niya mag-payment first, we can direct his or her sa Shopee account namin kasi may COD doon via JNT Express lang. Kaso ako, nagtatalong isip pa akong i-open, I mean, i-publicize yung Shopee account namin or i-promote yung Shopee account namin kasi first time kong mag-arrange, if ever, first time kong mag-arrange ng orders sa Shopee. And then, natatakot ako baka hindi mag-accept ng delivery yung courier. And also, hindi ko alam kung paano mag-work yun. Pero may knowledge naman ako, but you know, iba pa din pag-experience ka. So, yun, first timer, and may experience din namin yun. Hopefully, smooth transaction lahat. So, ayun, dami ko ng chika sa inyo. Siguro, gagawa ako ng more contents about Shopee, about online selling, because that's what makes me happy right now. And, yun yung ginagawa namin ngayon. And, mostly naman talaga. Siguro, yan na lang ang iko-content ko for now. And, as we welcome 2021, so, mag-online selling tayo, mag-iipon tayo. So, ayun, guys. I think that's it for today's video kasi medyo mahaba na din naman yung na-vlog ko. And if you want to learn more about online selling, thrift clothes, thrift ukay-ukay na online sell, and if you wanna see me, how I start live selling and how I
start doing business in Shopee. So just keep on checking my channel because I probably upload a lot of videos for that. I'll make sure of that because 2020 is going to be my ano. Because 2020 will be different from 2020. Of course, definitely. So ayun, 2020 parang wala akong nagawa, parang I'm so unproductive, but you know, I'm productive. I know that. Pero ang gulo, but yeah. Sa 2020 madami akong gagawin. Of course, I have business and I'm gonna vlog it para din sa mga katulad kong first timer. So ayun. This is not just my business. May mga kasama ko dito, yung kapatid ko at yung girlfriend ni Kuya ko. So that's it for today's video, guys. I hope you like this video and I hope you learned something doon sa mga ko online sellers ko. Medyo mahina lang yung voice ko kasi wala lang, hindi ko feel. So that's it, guys. I will see you on my next one. Be good, everyone. Merry Christmas. Sorry sa background natin, medyo magulo, but yeah. You know the drill.